Proverbs 4:7a. Ang simula ng karunungan ay ang paggawa upang matamo ito. Welcome to the Kapombo United Methodist Church's Adult Sunday School podcasting the May 22, 2022 lesson, Luke, the Physician of Metaphysics. Jesus is Prophet. Ako po si Jeo Alcala, ang inyong tagapagturo. Bakit nga ba mayroong St. Luke's Hospital? Are there hospitals named after the other evangelists? Sa apat na ebanghelista, ang pinakauniko ay si Lucas, sapagkat sina Mateo at Juan ay mae-estima nating purong Hudyo. Si Marcos naman ay tulad ni Lucas, pareho silang mestizo. Si Lucas ay may lahing Grego habang si Marcos ay may lahing Romano. But the similarity of Mark with the two other evangelists, John and Matthew, is that their occupations or former jobs were not as scientific as Luke's profession. Si Juan ay mangingisda at si Marcos ay innkeeper. At he came from a family of innkeepers, so it was a food and hospitality business. Si Mateo naman ay naging maniningil ng buwis. Now, one could easily say na kahit sina Marcos at Juan, kahit na hindi sila accountant, ay marunong pa rin silang bumilang. Ang pinakamagaling lang bumilang ay si Mateo, you know, having been a former tax collector. Pero hindi lahat ng tao ay marunong manggamot, at least manggamot ng tama. Okay? Luke was a doctor and a Greek. Ang mitolohiya ng mga Griego ay may mga kwento tungkol sa mga Diyos na nakipagtalik sa mga babaeng anak ng tao, at itong mga babae ay nanganak ng mga demigod. These are half humans and half gods. Ngayon, anong pinagkaiba nila kay Jesus? He was fully God, yet fully man. At ang kanyang inang si Maria ay nanatiling birhen bagaman siya'y naglihi sa Santo Espiritu. Ang ulat ni Lucas tungkol sa Emmanuelite conception ay isang stepping stone para madala ang ebanghelyo sa mga Hentil at kahit sa mga Hudyo, okay? Lalo na mga Pariseo, na dapat ay mas bukas ang isip kaysa sa mga Saduceo tungkol sa physical na manifestasyon ng Emmanuel. This is what we read in Luke 5 verses 31 to 32. Sinagot ni Jesus ang mga Pariseo, hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang paningin, kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila. Point 1. A gentlemanly Gentile for the Jews. Nang binati ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Colossus, pinangalanan niya ang mga kasama niya sa ebanghelismo. Ang una niyang binanggit ay ang mga kapwa niya tuli. Ito nga ang ekspresyon na nagamit sa Colossians 4 verses 10 to 11 sa ang dating Biblia. This was published in 1905. Sa mga bagong Bibliang Tagalog, halimbawa ang Magandang Balita, diretsahang tinukoy itong mga tuli bilang mga Hudyo. Si Marcos ay nakategorya bilang Hudyo kahit na siya ay mestizo. Ang kanyang ama ay Romano. Malamang ay nagpatuli siya bilang patunay ng kanyang pakikiisa sa mga Hudyong kababayan ng ina niya. Ang kanyang ina ay Hudyo. So he wanted to show that he was one with them. So we could presume na siya ay nagpatuli para siya ay mapabilang sa mga natuli, that is, the Jews. The Apostle Paul
commanded the Colossian Christians to tear down the wall of racism among them. So we read in Colossians 3, verses 8 to 11, in a nutshell, you know, there's no difference between Jews and Greeks who both have faith in Christ Jesus. Now, helping in his ministry was not only the half-Roman ex-innkeeper Mark, but also the half-Greek physician Luke. Ito mababasa natin sa Colossians 4, verses 10 to 11, and then 14. So, this is Paul speaking. Kinukumusta kayo ni na Aristarchus at Marcos na pinsan ni Bernabe. Sila ang mga Hudyo na kasamang naglilingkod para sa kaharian at pinapalakas ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor. Nakahiwalay sa versikulo 14 ang pagbanggit kay Lucas dahil siya ay nakategoryang mas hentil kaysa Hudyo. Meron naman siyang dugong Hudyo sapagkat rekwisito ito para mahirang siya ni Jesus bilang apostol. Kasama man sa unang pangkat na 12 o sa pangalawa na 72. Nasabi nga ni Jesus sa isang Samaritana, we read this in John 4 verse 22, sa pamamagitan naming mga Hudyo ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. So Jesus was referring to himself being a Jew and of course his 12 disciples, the first circle were Jews and of course yung sumunod na, yung pangalawang pangkat, 70 or 72, they were also Jews. And that would include Luke. Malamang, here's the only problem, malamang ay hindi tuli si Lucas na ang ama ay isang Grego at ang mga Grego hindi sila nagpapatuli. Gayunpaman, kinumisyon siya ni Kristo na mangaral sa mga baryo sa Judea at magpagaling ng mga may sakit sa mga pamilya roon. Epiphanius, who lived from 315 to 403 AD, was another church father who named Luke, with his best friend Mark, among the 72 disciples sought by Jesus to harvest in the Lord's field, which was Judea. We read this in Matthew 9, verses 37 to 38. Sabi ni Jesus, manalangin kayo na ang Diyos ay magpadala pa ng mga manggagawa para anihin itong mga handa ng anihin. Luke must have felt the most confident because their ministry was an opportunity for him to use his professional skills for God's glory. This is what we read in Luke 10, verses 1 to 3, and then verse 9. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, lumakad na kayo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So, noong nakaraang linggo ay tinalakay natin kung bakit minsan ay itong pangalawang pangkat ng mga apostol ay 70 lamang, hindi 72. Sina Lucas at Marcos ay hindi purong Hudyo. Noong ikaunang siglo AD kasi, mababasa natin sa mga the first dozen chapters of Acts na merong Jewish faction ang Apostolic Church. This faction wanted to impose Mosaic laws on Gentile Christians, such as don't eat pork. And of course, the Greek Christian men and the Roman Christian men must also be circumcised daw. Itong faction ay nag-promote ng idea na yung outer circle of apostles was composed of only 70, not 72. Kumbaga, they were excluding Mark and Luke simply because these two were not
pure Jews. Yet Jesus himself wanted them, itong mga mestizo, to be part of his ministry. When we return for point two. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School lesson, Luke, the Physician of Metaphysics, Jesus is Prophet. Point two, a holistic healer among the preachers. Si Epifanio ay isa pang ang ama ng sinaunang simbahan na nagkumpirma na si Lucas ay bahagi ng 72 apostol. Kaso, inatasan sila ni Jesus na sa kanilang pagministeryo sa mga tahanan ay huwag silang magdala ng bag. Tuloy, hindi karga ni Lucas ang kanyang medical kit na naglalaman ng kanyang mga panggamot. Ngunit ang isang dilihenteng manggagamot ay magaling mag-improbiso. Nasabihan ni Jesus ang 72 na kainin nila ang anumang ihain sa kanila ng mga pamilya na dinaluhan nila. May magkaibang motibasyon ito para kina Lucas at Marcos. Per Jesus' instruction, Luke could not bring his medical kit to his mission. He could have taken this as a challenge to produce home remedies with the ingredients available in people's kitchens, as revealed by the food and beverage served by families. Ito mababasa natin sa Luke 10 verses 4 to 5 and then 7. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, lalagyang panglakbay, ni mga sandalyas. Anumang mga bahay na inyong tutuluyan, una ninyong sabihin magkaroon nawa ng kapayapaan sa bahay na ito. Manatili kayo sa bahay na iyon, kumain at uminom ng anumang ibigay nila. Para kay Marcos na nagmay-ari ng isang bahay panuluyan, nauunawaan niya ang kahalagahan ng ospitalidad. Sa kulturo kasi ng mga Hudyo, ang bisitang ayaw kumain ng inihain sa kanya ay nagmumukhang ingrato. Kaya hindi siya mapapalapit sa puso ng mga homeowners. Para naman kay Lucas, sa pamamagitan ng pagkaing inihain sa kanya ay malamang nahaka-haka niya kung ano ang mga sangkap sa kusina na maaaring magamit ng pamilya bilang gamot. Ang kasabihan na let food be thy medicine ay buod ng mahabang pangungusap ni Hippocrates. Hindi po natin mababasa ang kanyang pangalan sa Biblia. He lived from 460 to 370 BC. Pero siguradong hindi ignorante si Lucas tungkol sa Griyegong ito na dinakilang ama ng medisina. No wonder then that only Luke's gospel mentions a parable about a kindly stranger who uses the food items in his lunchbox to medicate the wounds of a mugging victim. And this hero was a Samaritan, as non-Jewish as the evangelist physician. We read in Luke 10 verses 30 to 34, nakikwento si Jesus, may isang tao na papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay sa daan. Nagkataong dumaan ang isang pare. Nang makita niya ang tao na nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa paglalakad. Napadaan din ang isang levita at nakita niya ang tao, pero lumihis siya at nagpatuloy sa paglalakad. Pero may Samaritanong naglalakbay doon. Nakita niya ang tao na nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. So, sa ulat lang ni Lucas, mababasa natin ang talinghaga ng mabuting Samaritano, kung saan ang isang Hudyo na nabugbog ng mga tulisan ay hindi tinulungan ng kanyang mga kapwa-Hudyo. Subalit, ang tumulong ay isang Samaritano pa.
na ginamit ang kanyang sariling alak bilang pandisimpekta at mantika bilang pampaginhawa sa mga sugat nitong biktima. So these were food items. Grape wine, kung matagal-tagal na yan, mayroong alcohol content na yan, at yung olive oil. So, well, olive oil was the most common oil used by the Jews. Okay? And later on, sa conclusion nitong lesson, there's going to be a mention of that, the olive. Mawawari na ito ang talinghagang paborito ni Lucas sapagkat may kinalaman ito sa paggagamot at ang nanggamot ay isang di-Hudyo. Habang si Lucas ay kalahating Hudyo lamang. This parable might have had a personal impact on Luke. Alam niyang hindi siya 100% na tinatanggap ng mga Kristiyano na purong Hudyo. In fact, kahit ang mga iba pang Hudyo na hindi Kristiyano ay ilag sa mga hindi nila kababayan. Tulad ng mga Samaritano. Ang mga Samaritano, mga Israelita din yan, may dugong Israelita yan, nahaluan, nalahian sila ng mga Syrian several centuries ago. Mga mestizo itong mga Samaritano. Pero Samaritano nga ang ginawang bida ni Jesus sa kanyang kwento tungkol sa pakikipagkapwa. There's no doubt in my mind that Luke saw himself in the parable as a way to make himself feel good despite the discrimination he experienced or received from other Jews and so-called Christian Jews, but he was appreciated by the Apostle Paul. Si Pablo po ay purong Hudyo, but he was a dual citizen. He was a carrier of a double passport. He was a dual citizen, born in Tarsus, which was a province of Rome, so he was a Roman citizen, but he was educated in Jerusalem to become a Pharisee, and only Jews could be accepted into the college of the Pharisees. So he was also a Jew, okay? A citizen of Judea. Now, more of Paul's ministerial relationship with Luke when we return for point 3. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School lesson, Luke, the Physician of Metaphysics. Jesus is Prophet. Point 3. A Diligent Doctor with Only Good News. Luke became prudent against solely relying on medicinal means to help patients since he had earlier witnessed the Prophet of Prophets resolving supernaturally caused illnesses. A chapter before Luke's commissioning with the 72, he recorded this embarrassing mistake committed by the 12 who were commissioned first. Itong mababasa natin sa Luke 9 verses 1 to 2, and then 38 to 42, and then 49 to 50. Binigyan ni Jesus ang 12 ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo. Isinugo sila upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. May isang lalaking sumigaw, "Guro, tingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Luba siyang pinapahirapan. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ito, ngunit hindi nila magawa." Sinabi ni Jesus sa lalaki, "Dalhin dito ang iyong anak." Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata. Sinabi ni Jesus, "Panginoon,
nakakita kami ng isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Maingat naman si Lucas para huwag akalain na lahat ng sakit ay may remedyong natural. Naunawaan niya na may mga sakit na sobrenatural. Sa kanyang ebanghelyo at sa Acts, na siya rin ang autor, natala niya ang paghihirap ng mga nasaniban ng mga maligno. Masidhing gamutan ito ng kaluluwa. May mga teologong nagteorya na si Lucas din ang nagsulat ng liham sa mga Hebreo, the Epistle to the Hebrews, kung saan nakasaad na kailangang matuwid ang lakad sa buhay para gumaling ng tuluyan ang mga napilay noon. At si Kristo nga ang daang matuwid. Kung si Lucas ay questionable ang teolohiya, hindi siya isasama ni Pablo sa pag-ebanghelyo. Paul valued his friendship with Luke by acknowledging a church's advantage of having healers. We would read in 1 Corinthians 12:7-9, itong recognition na ibinigay ni Pablo sa mga manggagamot. You can imagine, ang isang kamay ni Lucas ay nagagamit niya sa paggawa ng gamot, habang ang isa niyang kamay ay nagagamit sa what we call laying of hands, na parabang focus of his prayer for the healing of a body part. It's a reminder for Luke and for us that healing is not only physical but spiritual. Luke's healing ministry was much beneficial to his preaching. This was his versatility. Itong mababasa sa Hebreo 12 verses 12 to 13. Kaya nga itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at ituwid ninyo ang inyong mga tuhod na nangangatog. At tuwirin ninyo ang mga daraanan ng inyong mga paa upang ang mga lumpo ay huwag malihis. Sa halip, sila ay gumaling. Sa Pilipinas, maraming mga ospital na ipinangalan sa isang patron saint nung bayan o nung probinsya. Pero hindi naman lahat ng mga doktor na nagtatrabaho sa ospital na yon ay nananampalataya doon sa santong iyon. Not all doctors are Catholics anyway. Some are Protestants. But there are doctors who are also atheists. They're neither Catholic nor Protestant or whatever, of whatever religion. Wala silang sinasampalataya ng Diyos. They are atheists nga. At para sa kanila, kapag patay na ang pasyente, wala nang pag-asa ng pagkabuhay muli sa huling araw. The corpse is just worm food. Pero para ang isang doktor ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na hindi ma-explain sa mga medical books, it urges him more to use his profession in sharing this hope with the hopeless sa kanyang mga pasyente. And according to ancient sources, Luke accompanied Paul to Rome where this apostle was martyred in the 60s AD. A few years just after Peter. And afterwards, Luke preached in Italy, in Dalmatia, in Gaul, which is now modern France, in Macedonia, and in Egypt. And finally, he went to Achaia. This was part of Greece. So in Greece, at age 84, he was martyred. He was crucified on an olive tree. How ironic. Kasi ang olibo, yan ang prutas na madalas ginagamit para mapag-extractan ng langis, ng mantika ng mga Hudyo. Okay? At malamang that was the kind of oil Jesus was referring to, used by the Good Samaritan as a salve para dun sa sugat ng nabugbog ng mga tulisan. At that is the sweet irony of it. Na si Lucas na doktor, ginamit niya ang olive oil sa kanyang panggagamot and
in the end, he was crucified on an olive tree. Next week, the Apostle John. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Jeo na nagpapaalala sa inyo sa lahat ng paraan ay magsikap na magkaroon ng unawa. Proverbs 4:7b.